Yan, pangalawa na tayo sa sasalang, pagkasalang yan. Yan, makikita nyo, dire-diretso lang siya. Ngayon ang pang x-ray nila dito, hindi katulad dati na itututok lang namin ng container tapos ang lumalakad yung truck ng pang x-ray. Ngayon, hindi na, dire-diretso na siya. Yan, oh, kung makikita nyo, dire-diretso na siya. Yun. Ayun, o, dire-diretso na siya. O, tayo naman ang sasalang. O, dire-diretso lang tayo. Kailangan ng takbo ay 10 kph. Ayan. Pag hindi 10 kph, eh, tensyahin nyo na lang na yung bagal. Ayan, o. Ayan, o. Kaya tapos na tayong x-rayin. Ayan. Yun. Ganun lang yung kabilis. Na-x-ray na yung ating container. Ayan, mag-aano tayo ng paparadahan. Ayan, yung bandang kanan na yan. Ayan yung kuha na ng image. Ayan, mag-aano tayo ng paparadahan. Yun, hahanap na tayong paradahan para makapunta na tayo sa kuha na ng image. Ayan. Kaya may parada natin yung truck na maayos, yung hindi masasagi, yung hindi makakatrasan, at yung hindi makabala. Yun, may nakakita na ako dito sa bandang kanan. Mukhang safe naman dito. Parado tayo dito. Tututukan natin yung isang truck na kumukuha rin ng image. Ayan, yun yung bandang kanan na yan. Ayan, dito na tayo pepesto. At dito na tayo makaparada. Mukhang safe naman para makakuha natin yung image. Yun! Magandang umaga sa inyo, mga kagulong! Panibagong araw na naman, panibagong vlog ang aking gagawin. At papakita ko sa inyo kung paano magpa-x-ray dito sa MIP. Sa i-x-ray yung ating container. Yahing kupang, munting lupa. Medyo puyat dahil nga kanina pa ako nakapila rito mula alas 4. Ngayon, hindi pa ako nakakapasok. Wala kaya, bagal ang usad. Pero, malapit-tapit na ako sa boot. Kaya, magpapatong tayo, sunod, x-ray. Kaya, papakita ko sa inyo. Update lang ako, papakita ko sa inyo yung kung paano magpa-x-ray dito. Okay, bye-bye! Yan. 4:30, pumila ako, 8:27 na. Ayan, ayan ang pila ng MIP. Grabe. Panik pa inapila ako, walang galawan. Wala eh. Papa-x-ray pa tayo ng container. Okay, update lang ako maya-maya. Pakapakita ko sa inyo kung paano magpa-x-ray dito sa MIP. Okay, bye-bye! Tayo na susunod. Napapasok. Yan, papasok pa lang tayo sa terminal ng MIP, mga kagulong. Yan, papunta, dyan tayo kukuha ng location. Tapos, para pagkakarga natin, magpapa-x-ray tayo. Yan, umila ako ng 4:30. Ang oras na ngayon, 8:39 na. Apat na oras nang mahigit. Tayong nakapila dito sa makapasok lang tayo sa MIP, daming truck. Hindi ko alam kung bakit ganitong bumaga na sistema. Okay, update na lang uli ako mamaya. Okay, bye-bye! Tayo na papasok sa kuha na ng location, sa boot. Okay.
Okay. May location na tayo. Ayan, oh. Papunta na tayo ng location. Ayan. Okay. Papakita ko sa inyo kung paano magpa-X-ray dito. At hindi lang tao ang ina-X-ray. Pati kung tayo niya, titignan kung may sakit. Galing kasi ibang bansa. Ganyan ka-equip dito sa MIB. Hindi lang tao ang ina-X-ray, pati container. Baka may COVID kasi eh. Hindi, baka kasi makakagulong, may kargamentong pinalusot. Kaya ina-X-ray nila yan. Ganyan kasi na ka-equip dito. Hindi ka basta-basta makakapagkapasok. Yan, aplit-aplit na lang mamaya ako pag may patong na. Saka pagka nasa X-ray na tayo. Yun, bye-bye! Papasok na tayo sa ating location, 4M5. Pila na tayo sa extra yan. Doble-doble hirap sa pagpapasok, sa pagkuha ng container, pati sa pagpapa-extra, pila pa rin. Pila na tayo sa extra yan. Mistak na lang, mistak muna tayo. Papatwistak muna tayo. Twistak muna natin para safe. Nakapila tayo dito sa ngayon, sa X-ray yan. Hindi ko alam kung talaga ito pila. Yan, patong natin yan, di ko warenta. Biyayang kupang, muting lupa, Fuji Xerox. Kapila na tayo sa X-ray yan. Yan, papakita ko sa inyo kung paano magpa-X-ray dito. Hindi lang tao ini-X-ray, pati container. Pati container, ini-X-ray na rin. Okay, papakita ko sa inyo. Okay, hanggang dito lang muna. Bye-bye! Yun! Kapila na tayo sa extra yan. Hindi ko alam kung pang ilan to. Nakakapaikot yung mga truck eh. Yun, pili nyo. Pumila ako ng 8430. 929 na. Nasa extra yan pa tayo. Mag-iintay pa tayo ng image. Ganyan, ganyan matkatrabaho. Medyo bawang buhay driver pag ganyan itong traffic, talagang puyat. Kaya kailangan sanay ka sa puyat. Yun, okay, papakita ko lang sa inyo mamaya maya pagka pangalawa na tayo sa sasalang sa X-ray yan. Papakita ko sa inyo kung paano pa X-ray dito. Okay, bye-bye. Yun, pangatlo na tayo sa sasalang. Mabilis ang pag-extray ngayon, di katulad dati na ang lumalakad yung pang-extray nila. Pero ngayon, dire-diretso na ang truck. Dati kasi bumababa kami ng truck saka lalakad ang pang-extray nila sa kami i-extray yung container. Ngayon, dire-diretso na lang yung truck at mabilis na mga 10 kph ang kailangan ng takbo. Ayan. Susunod na tayo. Ayan, tingnan nyo mga kagulong yung sasalang na yan. Dire-diretso lang siya. Wala siyang, hindi siya huminto. Hindi katulad dati na huminto. Tapos bababa ang driver saka ini-X-ray. Ayan, oh, dire-diretso lang siya. Oh. Kaya ganyan din ang gagawin natin. Dire-diretso lang tayo. Kailangan ang takbo mga 10 kph.
daw ang kailangan takbo. Ayan, sasalang na tayo. Ayan. Ayan, tingnan nyo tayo. Dire-diretso lang tayo. Dati, umihinto kami. Pagkatapat namin dyan, bababa kami. Ngayon, no, dire-diretso lang ang gagawin natin. Ayan, kailangan 10 kph. Ayan. Ayan, ina-extray na yung ating container na yan. Ayan, dire-diretso lang tayo. Ayan. Ayan, no. Ayan, tapos na tayong extrayin. Ganun kabilis ngayon. Hindi katulad dati na yung pang extray nila ang lumalakad. Ayan. Ngayon, hahanap na tayo ngayon ng paradahan. At para makakuha natin yung image. Dito sa image tayo sigurado magtatagal. Ayan. Ayan, hahanap tayo ngayon ng paradahan para makakuha natin yung image. Kailangan yung paparadahan natin safe. Yung hindi nakakaabala at hindi matatagis yung ating truck. Yan, dito sa bandang kanan, may nakita na ako. Yun, bubuntutan na natin yung truck na yan. Dito na lang tayo pumarada. Yan, para makakuha na natin yung ating image. Hindi ko lang alam kung mabilis makakuha yung image, pero baka ako magtagal. Kasi medyo maraming truck ang nagpapa-extray ngayon. Yan, update lang uli ako maya-maya. Okay. Lakad muna tayo. At punta tayo sa kuhanan ng location. Ay, location ng image. Oop. Yan, oh. Ito nga pinabuenas, oh. Nakapulit pa tayo ng piso. Yan, tinatawag na buenas. Nakakapulit pa ng piso. Hindi mabubuo ang 5 piso pag walang piso. Tapunta muna tayo sa ano. Tapunta muna tayo sa kuha ng location ng image. Okay, at 50 na lang ako pagka malapit na tayo ron. Yun. Okay, dito lang muna, Bye bye. Yan, nandito na tayo sa kuha ng image. Ayan, mga nakikita nyo na yan, mga driver yan. Mga nag-aabang din ng image yan, mga na-extray na yung mga container nila. Yan, yung mga nakikita nyo na yan, ayan, mga na-extray na yung umiikot na yan. Yan, makikita nyo bandang kaliwa na yan, yun, nakikita nyo extray yan. Yan, dyan dumadaan yung mga truck para extray yan. Ayan, may makikita ko yung dyan truck, lalabas. Yan, ini-extray yan. Yun, yun. Reaper van. Ayan yung mark line yun. Para lang silang dumadaan sa mabilisan ano nila pagpapa-extray ngayon. Dire-diretso lang kaya mabilis ang x-ray. Magtatagal lang siguro tayo ngayon sa image. Ayan, ito mo yan, x-ray na kagad. Mabilis ano. Saka pa yung isa, yun, dumiretso na naman yung kulay brown na container na yun. Ayan. Saglit lang in-extray. Dire-diretso lang sila. Hindi katulad dati na humihinto pa yung mga truck at bababa yung driver saka i-extray. Yan, ngayon dire-diretso. Yan, may papakita ako sa inyo yung mga truck na nakikita nyo na yan, mga nakaparada na yan, na maayos ang parada. Yan yung may natitik extray yan. Yan. Nakaparada sila dyan. Naka-ready silang buksan kasi may natitik sa kanila. Pero pag wala naman nakita, eh palalabasin na rin yan. Kasi yung mga dokumento na yan, eh meron niya mga packing list. Kaya alam nila yung pangarga. Nakalista yan. Kaya hindi pwede may malusot na ibang pangarga. Yun, may sensya na kayo. Medyo malat ako. Yan, kung nakikita nyo yung nasa likid ko, yan. Yan yung mga bubuksan yan. May na-detect yan na may pangargang hindi karapat dapat na sa container lang sa packing list. Kaya bubuksan lang naman yan. Pagka buksan naman yan at yun lang naman, may natitik na wala naman nakita, malalabasin din yan. Kaya yan, naghihintay lang ng mga checker yan. Tapos bubuksan na rin yan. Oh, na-release din yung ating image. Ayan o. Oh. O nakikita nyo, may tatak. May tatak ng release. Yan, makakalabas na tayo. Woo! 2 oras tayo nag-aabang sa image. Grabe.
Saglit lang. Tayo ang nakasalang sa X-ray yan. Tapos dito tayo nagtagal yan. Palabas ka rin tayo. Ano bagong pila na naman ang gagawin natin pagkapalabas? Yun. Grabe, nandito na tayo sa truck. Pipili naman tayo palabas, ayan o. Kung nakikita nyo, may tatak na release, makakalabas na tayo na. Katunayan na x-ray na tayo. Yung ating container pala. Woo, hirap. Pagod, daming pila. Patrabaho. Lalo't pagka ganitong may x-ray pa, tapos kinilahan mo papapasok. Okay, papakito baka. Ganun lang magpa-extreme mga kagulong. Tapos pipili na lang tayo palabas. Lalabas na tayo. Yun. Okay, hanggang dito lang muna. Bye-bye. Papila na tayo palabas. Mga 1 kilometer pa bago tayo makarating sa labasan. Ay, buhay. Update na lang ulit ako mamaya. Alawa na tayo sa sasalang sa labasan. Kaya konting tsaga-tsaga lang para sa pamilya. Okay, susunod na tayong isa lang mga kagulong. Susunod na tayo sa salang. Medyo matagal yung nakasalang na pinilahan natin. Ayan, tayo na sa salang. Woo, makakalabas na rin. Thanks God for a loving. Yeah! Ayan, makalabas na tayo. Pila na naman yata. Ayan o, palibagong pila na naman. Ayan o. Ayan, palibagong pila. Yun! Okay! Nakalabas na tayo ng MIP, nakapagpa-extrain na rin tayo. Sa wakas, naisurvive na natin yung biyahe natin. Ngayon, nakapila na ako palabas. At maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa uli, nasamahan niyo uli ako. Pinakita ko lang naman sa inyo yung x-ray yan, yung tsura na x-ray yan, saka yung mga na-x-ray nila, hindi nila pinalalabas pagka meron silang na-detect. Okay, hanggang dito na lang. At maraming salamat and I love you all. Bye-bye!